Magnet Cobra. Posi Romo. Residence. Any advance info regarding mission? Proceeding. Upon arrival to location, we'll appraise you. Copy. Yan lang. Munang bagsak lang yan. May tatlong bangkapan darating. Shipment natin ng mga baril sa Malabon. Nasa kote ng mga pulis. Alam ko na yun, Major. Kaya huwag ka na magpanik. Talagang ganyan ang negosyo. May talo, may panalo. Kumikita naman tayo sa iba nating negosyo. Kaya huwag mo nang intindihin yun. Kaya kita pinatawag. Dahil gusto ko malaman yung tungkol sa kaso ni Jeffrey. Ano sabi ni Judge? Ayos na yun, Congressman. Siniguro sa akin ni Judge na absuelto na sila Jeffrey sa kaso nila. Mabuti naman kung gano'n. Matapos ang masusing pag-aaral sa mga ebidensyang iniharap sa hukumang ito ng mga nasasakdal sa kasong panggagahasa at pagpatay kay Rosemary Rivera Llanis na natagpuan sa isang lumang bodega sa Pandacan, Manila noong Pebrero 21, 1996. At dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at testigo ng kabilang panig, napagpasyahan ang hukumang ito na ang tatlong nasasakdal na sina Jeffrey Santos Soler, John Agustin Suarez at si Geraldo Parian Bautista ay pinawawalang sala ng hukumang ito sa kasong nabanggit. Nilagdaan ngayong 19 Abril, 1997 ng kagalang-galang na hukom Samuel Gueco, lungsod ng Maynila. Naniniwala ka na sa akin, Panyero?
Ricardo, bakit ganun? Kumuha ka ng paraan para maparasahan yung mga yan. Attorney, attorney, it's unfair. Hindi makatarungan ang desisyon ng korte para sa aking anak. Bakit, Mr. Llanes? May gusto pa ba kayong patunayan? Huwag muna kayong magsaya, Congressman. Hindi pa kayo nakakasiguro sapagkat iapil ako ito sa Korte Suprema. Ang okasyon nito ay selebrasyon sa pagkakabsuelto ng aking anak at ng kanyang mga kasama. At tuloy para ikumpirma ang pagkakandidato ko bilang senador. Maasahan ko ba kayo? Oo! Maraming salamat. Alam kong hindi niyo ako bibiguin. Tuloy ang kasayahan! Okay! Gulong tayo! Dad, totoo bang pagbabakasyonin mo kami sa rest house? Pambihira naman, Dad, oh. Alalaya lang namin. Kukulong mo na kaagad. Paano ba ito, Uncle? Baka naman pwedeng humirit. Huwag na yun. Sa ibang araw na lang. Di ba, Jerry? Basta ako. Buo na sa loob ko. Uuwi na lang ako sa probinsya. Hoy, magsitigil nga kayo, ah. Hindi na kayo nahiya dito kay Congressman. Ginawa na nga niya lahat ng paraan, eh, para maabsuelto kayo sa kaso. At isa pa, kung gusto lang naman nyo ng happenings, yan lang ang hanap nyo. Ako ang bahala sa inyo. Pero Congressman, dapat rin natin consider ang banta ni Llanes tungkol sa pag-apila niya sa Supreme Court. Kung ako sa inyo, hindi na natin dapat pagtagalin ito. Isang salita nyo lang. Kayang-kaya kong... Brando, Brando. Konting preno ng salita. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan niya. Gawin na nilang lahat ng apila. Siguradong ubos ang pera nila. At sa inyo naman, Jeffrey. Pansamantala lang naman itong bakasyon. Mainit pa ang issue tungkol sa inyo. Sa sandaling lumamig, balik na naman kayo sa dati niyong galaw. Okay? Okay, Dad. Ha? Thank you, ha? Esther, ano nangyayari sa'yo? Halos hindi mo makain ang pagkain mo. Siguro, Daddy, naaalala na naman ni Mami si Ate Rose. Ninervous ka ba? Absuelto na tayo, ah. Hindi yun, eh. Nakukonsensya kasi ako, eh. Pinipigil ko kayo, eh. Pero hindi niyo ako pinakinggan. Pagkatapos, pinatay niyo pa! Hindi konsensya yan, Jerry. Takot! Gusto mo bang pasinuhin ko yung nervyo sa katawan mo? Ha? Jeffrey, kapag tinuloy mo yan, panibagong kaso na naman yan. Jeffrey, anong ginagawa ng taong to dito?
Kung nalilang niyo hustisya, ako hindi. Ano bang pinagsasabi mo, Rodel? Nasisira na ba ulo mo? Kung may sira ulo rito, kayo yun. Jeffrey, nasisira na lang ulo natin. Sira pala, ha? Alam ko, umalis ka na. Pumunta ka sa lugar na malayo na hindi ka nila makikita. Baka mamaya, sa'yo pa'y binta ang pangyayaring ito. Sige na. Ganda naman ito. Bagay na bagay sa akin, oh. Tingnan mo. Ang ganda. Siyempre, para sa'yo, kailangan maganda. Thank you. Thank you. Yun lang? Ang ganda. Thank you. Eh, ano pang gusto mong mangyari? Ikaw naman, oh. Tinatanong mo pa. Pasok ang 13, tira 1. Ano yan, Kaloy? Talo ka na naman. Tamba lang yun. Last ball. Wala yan. Sumakay ka pa. Suwak! Yari! Hello, Brando. Si Congressman. Atas. I-istorbohin mo. Magagalit yun. Importante to. Ano ba nangyari? Masama. Ano ka ba, Brando? Sino nagsabi siyong storbayin mo ko? Pasensya na ho, Congressman. May masamang nangyari kay Jeffrey. Ano nangyari? Napatay ho sila. Ano? Sino pumatay? Wala ho makapagsabi. At nawawala si Jerry. Hindi malaman kung nakatakas o may kinalaman sa pangyayari. Unyeta! Brando! Papuntahin mo dito si Major! At kayo! Hanapin niyo si Jerry! Congressman, hindi kaya posible may kinalaman dito si Mr. Llanes? Brando, pag nagkatotoo yung sinabi mo, magtago na sila sa pinanggalingan nila! Condolences po, Congressman. Salamat. Nakikiramay po kami. Salamat. Si Major Halili, wala pa ba?
Nasa basement, Congressman. Doon naghihintay. Puntahan mo. Sabihin mo, baka naman magtulog-tulogan pa sila. Hanggang ngayon, wala pa silang lead kung sinong pumatay. Ni witness, wala sila. Pati si Jerry, yung kasama nila. Kailangan mahanap nila yon. At kapag wala silang nagawa hanggang bukas, ako nakikilos. Sige na. Pakikira lang ako. Recorder niya. Si Congressman. Ready mo na yan. Ready ka na. Pare, ready mo na yan. Good evening, Congressman. Good evening, Congressman. Good evening. Pakikiramay mo kami. Maraming salamat. Sir, pwede mo ba kayo mabala para sa isang interview? O, sige. Congressman, meron na po ba kayong pinaghihinalaan kung sinong kriminal? Hasta ngayon, wala pa. Ganun ho ba? Hindi kaya may kinalaman ng pamilya Llanes dito? Posible. Hindi naman kami pwedeng tumukoy kung walang ebidensya. At saka, bilang mambabatas, ang mahalaga sa amin ay katotohanan. Hindi yung hinala lamang. Sabihin mo kay Congressman na sinisiguro sa akin ng Tagaytay Pulis na matinding manhunt ang ginagawa nila upang mahuli ka agad ang kriminal. Major, si Jerry lang makakatulong ng malaki para makilala ang tunay na killer. Ano na bang balita sa kanya? Hindi na siya umuwi sa dati niyang tinutuluyan. Ang tanging impormasyon na kuha namin ay taga Cebu siya. Pinaverify ko na sa opisina ng domestic airlines at sa mga barkong bumabiyahe ng Cebu. Wala silang makitang nagngangalang Geraldo Parian Bautista sa kanilang manifesto. Kaya palagay ko, nandito pa rin siya sa Metro Manila. Sige, suntok! Puro hangin ang sinusuntok ko eh! Tawang naman, Daddy! Ilag ka ng ilag eh! Ano, bakle? Magpapasuntok ako sa'yo? Time out muna, Dad! Pagod na ako eh! Tamaya naman ulit! Kita mo talaga to. Kala mo magugulangan mo pa ako ha? Sige, sa pang round! Sige, suntok! Sige! Sige! Sir, pagod na yung bata! Papagpahingayin mo muna, halika, magbilihanda muna kayo. Ang swerte mo, ayun na naman ang kampi mo. Halika nga. O sige, pumasok sa loob. O isa po iskampal ka na t-shirt. Oo po na, Rodel, halika na. Eh, sabay na lang ho kami ni Edwin. Magandang umaga po, ako naman Arnold Clavio para sa CBT News Live. Pinaslang kahapon ng hapon ng dalawa sa tatlong acquitted sa kasong rape-murder ni Ross Llanes sa isang rest house sa Tagaytay. Kinilala ng pulis ang mga biktima na sina Jeffrey Soler, anak ni Congressman Soler, at John Rian Sales, pamangkin di umano ni Konsehal Agustin, na kaalyado ng nabanggit na kongresista. Si Gerard Parian Bautista, nakasama ng dalawa sa rest house, alin kaya dito maganda? Ay hindi pa matagpuan ng pulisya. Uy, Leslie, tulungan mo naman ako. Tatlong shots lang ang kailangan ko. Sandali, huwag mo akong madaliin. Sa naganap na krimen, bilang reaksyon, sinabi ni Congressman Soler na wala pa siyang pinaghihinalaan kung sino ang pumatay sa kanilang balita lang yan tungkol sa mga rapists na acquitted. Wala naman akong pwedeng... Hindi mo pa ba alam yan? Kung hindi makapag-ugnayan sa mga... Nabasa ko na yan sa dyaryo eh. Inaasa ko na... Hanap pala niya yung isang napatay sa Tagaytay. Congressman, meron na ho ba kayong pinaghihinalaan kung sino mga kriminal? Sa ngayon, hindi pa namin matukoy kung sinong pumatay. Puro hinala lang. Pero maraming ang nagsasabi na sila talaga ang may kasalanan. Pero bakit napakawalan? Kung yun ang saloobin ng nakaraan... Dahil din sa Congressman Soler, siguro ginimitan ng pera at impluensya. Alam mo na! Isang aba, naniniwala sa hatol ng husgado na walang kasalanan ng aking anak. Pero tignan mo, kung magsalita, nakakaawa pa. Kinukuha pa niya yung simpatsya ng mga tao. Politika talaga. Sus, tolbo lang yan, Leslie. Mamili ka na para may print na natin. Wala na bang ibang shots na pwedeng pagpilian? Ah, dito sa camera marami pa, pero hindi pa nade-develop. Balik ka, develop natin yan sa darkroom. Dali mo na yan. Robin Air Cashmere and luxurious silky guam. Magandang tanghali ho, Mrs. Magandang tanghali naman, Mang Celo. Andyan ho ba si Edwin at si Rodel? Andyan ho sa loob. Tuloy na kayo.
Dadalawin ko lang sana si Edwin kung pwede. Tumuloy ka. Edwin, lumabas ka dyan. Dito ang mami mo. Edwin, anak. Kamusta ka na? Kiss mo naman si mami. O, sige, na-miss na-miss kita eh. Ha? Kamusta ka na? Nibale, o ito, ang dami-dami kong pasalubong sa'yo. Mga imported chocolates yan. Para sa'yo lahat to, ha? Kainin mo yan, ha? Hindi na ngayon, mami. Kasi sabi ng teacher ko, masama daw sa batang kumain ng chocolate. Nakakasira daw ito ng ngipin. Diba, daddy? Tanggapin mo yung pasalubong sa'yo ng mami mo. Maiwan ko muna kayo. Titignan ko lang ginagawa ni Mang Celo. Rodel? Pwede ba tayong mag-usap ulit? Edwin, doon ko muna sa labas. May pag-uusapan lang kami ng mami mo. Kung tungkol kay Edwin ang pinunta mo rito, tapos na yan. Nakapag-desisyon na ang korte na sa akin mapupunta ang bata. Yun naman ang gusto ng anak natin eh. Tsaka isa pa, may kinakasama ka na ngayon. Gumawa kayo ng anak nyo. Kaya nga hindi ako gumagawa ng legal na aksyon nang makipagrelasyon ka sa iba. Tanggap ko na yun. Mang Celo, ba't nandito ang mami ko? Kukunin niya na ba ako? Ayoko sumama sa kanya. Gusto ko kay daddy. Hindi, Edwin. Hindi ka ibibigay ng daddy mo dyan sa mami mo. Mahal na mahal ka niya. Isipin mo naman ang kinabukasan ng anak natin. Lagi ka namang wala dito. Hindi ko nga alam kung inaalagaan mo ba si Edwin o ano. Rodel, hindi naman siya pwedeng lumaki sa piling lamang nila Aling Tinay at Mang Celo. Kahit kailan, hindi ako naging responsabling ama. Sinisiguro ko lahat ng ginagawa ko ay para sa kinabukasan niya. Sa ganitong uri ng trabaho mo, kulang na lang mahiga ka sa gitna ng langis at grasa at matulog sa gitna ng mga kalawangin bakal at pyesa. Rodel, noon sa laki ng pagmamahal ko sa iyo, hindi ko inisip kung anong klaseng buhay magkakaroon ako sa piling mo. Pero alam mo, dumarating sa buhay ng tao ang oras ng pagkamulat. At ayokong dumating yun kay Edwin. Ayokong dumating ang pagkakataon na maisip niya na mali ang naging desisyon niya sa pagsama sa'yo. Hihintayin pa ba natin yun, Rodel? Sana habang maaga pa, ipaubaya mo na lang sa akin ang anak natin. Hintay na natin dumating ang oras na yun. Kapag ayaw na sa akin ni Edwin, ibigay ko sa'yo. Idinadahilan mo lang yata ang anak mo. Gusto mo lang yata magkasama uli kayo ng asawa mo eh. Hoy, Emily, huwag kang magkakamaling tarantaduhin ako, kundi sasamain ka sa'kin. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Bimbo? Nang humiwalay ako kay Rodel at nagpa siyang sumama sa'yo, nagdesisyon ako na hindi na ako babalik sa kanya. Kahit alam ko may asawa ka't anak! Sinusumbata mo ba ako, Emily? Pinabayaan ba kita? Ibinigay ko naman lahat ng gusto mo. Ang kotse, ang bahay na to. Lahat ng karangyaan na alam kong gusto mo na kahit kailan hindi maibibigay ng asawa mo. Ano, Emily? May kulang pa ba? Ha? May kulang pa? Oo! Kulang! Ang anak ko, yun ang kulang! Nakapag-desisyon ng korte at hindi na mababago yun. Isang paraan na lang para mapunta sa'yo ang anak mo. Anong paraan yun? Patutumba ko si Rodel. At pagpatay na siya, sinisiguro ko sa'yong mapupunta sa'yo ang anak mo. Lalo mo lang pinabibigat ang problema ko. Hindi sa ganung paraan gusto kong mabawi si Edwin. Ayokong usigin ako ng konsensya ko.
Konsensya? Anong konsensya ang pinagsasabi mo, Emily? Sa panahong ito, hindi na uso yan. Nandiyan ba si Congressman? Nasa loob. Tuloy ka na. Hi, Rodel. Hi. Kanina ko pa hinihintay ni Congressman, ah. Ah, Brando, pakisabi nga kay Congressman na andito na si Rodel. Maupo ka muna. Salamat. O, Rodel, paano? Maiwan muna kita, ha? Maya asikasuhin pa kasi ako, eh. See ya! Rodel! Magandang araw, Congressman. Siya nga ho pala, nakikirami ako sa nangyari. Salamat. Halika, di tayo mag-usap. Rodel, maupo ka. Brando, ipagtimpla mo nga kami ng mainom. Rodel, kaya kita pinatawag dahil gusto kong gumanti sa nangyari kay Jeffrey. Gumanti? Kanino, Congressman? Kanino pa? Sa mga Llanes! Madaling gawin yon. Pero ang pagbibintangan si Congressman. Sanay na kami sa ganyan. Si Congressman pa. Anong magagawa nila? Huwag ka lang mag-iiwan ng ebidensya. Ang mangyayari sa kanila, puro hinala. Yun naman pala, Congressman, eh. Kaya naman pala ni Brandon yung pinapagawa nyo, eh. Ba't hindi lang siyang pagtrabuhin nyo? Ba't akong tinuturo mo? Papel mo yan, ah. Kaya ka sinusweldohan dito. Paano ba ito, Congressman? Pinatawag niyo ako rito para makinig sa isang utak dilis. Ano? Ano sa'yo na? Brando, tumahimik ka nga. Kanina pa ako nahihilo sa'yo. Doon ka muna sa labas at may pag-uusapan kami dito ni Rodel. Pasensya ka na sa utak dilis na yun. Rodel, alam mo naman na ginawa ko ng lahat para maabsuelto ang aking anak sa lahat ng mga kasong sinampas sa kanya. Naniniwala kong walang ibang gagawa nito kundi ang mga Llanes. Sa unang tingin, ganun na nga, Congressman. Pero kung babalikan yung mga pangyayari, si Rosemary Llanes ginahas at pinatay. At ang primary suspect ay ang anak niyo si Jeffrey at ang mga barkada niya. Naabsuelto sila. Napatay. Natural lang na mga Llanes ang pagbibintangan nyo. Congressman, mahirap mang aminin. Marami kayong lihim na kaaway. Sino mga taong tinutukoy mo? Katulad ng mga kalaban nyo sa politika at sa oras na may mangyari sa mga Llanes, siguradong sasamantalin nila ang issue para sirain ang pangalan nyo. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik na lang ako? At ipagwan ang bahala ko na lang ang nangyari kay Jeffrey? Ganun na nga, Congressman. Pero kung may tiwala kayo sa akin, bigyan niyo ako ng konting panahon para i-surveillance ang pamilya Llanes. Brother, sandali lang. Hoy, sip-sip! Masama ang tapas ng dilaw mo kanina! Eh, sino ba sa atin ang sip-sip? Eh, kulang na nga lang, himuri mo pati paan ng amo mo para maging aso ka ng talaga. Tantado ka! Hindi mo ba ako kilala? Hindi.
Sumipi tayo. Kung hindi ko kinukuha sa isang buhos, dito, tiyak tutumba kayo. Naman ang pinapagawa mo sa akin, Rodel. Pati pagkatao ko, isinusugal ko na makuha lang yung inuutos mo sa akin. Pagtsaga mo na yan, Cathy. Yan ang huling pakiusap ko sa'yo. Isa pa, pagkatapos niyan, yan na rin ang pagkakato mo para magbagong buhay. Oo nga. Kung buhay pa ako. Hindi mo lang alam, halos mamatay na ako sa nerbiyos tuwing sinusubukan kong buksan yung vault na yon. Dahil pag nahuli ako ni Congressman, tapos ang maliligayang araw ko. Cathy, alam kong kayang-kaya mo yan. Mag-ingat ka lang. Hello? Hello, Mr. Lianes. Ito nga, sino to? Hindi na mahalagang malaman mo kung sino ako. Ang importante, malaman mo nanganganib ang buhay mo. Sa pagkamatay ng anak ni Congressman, at ng pamangkin ni Consuelo Agustin, tiyak na kayo ang pagbibintangan. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo yan. Alam ko, kaya binibigyan ko kayo ng babala para makatiyak ako sa inyong kaligtasan. Umalis muna kayo ng pansamantala sa bahay niyo. Sino ka ba? Huwag na kayo magtanong. Huwag na kayo mag-aksay ng panahon. Sundin niyo ako bago mahuli ang lahat. Na. Siguro nagtitipid sa kuryente. Sige, pasukin niyo na. Tara. Mga kaibigan, walang tao dyan. Kung ano man ang binabalak nyo, huwag nyo nang ituloy. Hoy, makilamero. Huwag ka makilam dito. Baka matisgrasya ka lang. Hindi sinasabi yan. Ginagawa. Kasi ng andar ng utak nyo eh. Masyado ka kasing adelantado. Sa susunod, kung gusto mo magyabang sa akin, siguruhin mo lang na hindi mabubulalyaso. Alam mo nang may usapan na kami ni Rodel, pinilit mo pa rin ang gusto mo. Nagmamalasakit lang naman ako sa inyo, Congressman. Dahil naniniwala ako na talagang banta sa buhay mo ang mga Llanes. Hindi mo talaga ginagamit ang utak mo, Brando. Eh kung hindi napatay ang lahat ng iyo, at may nahuling buhay, at isinigaw ako, ano sa palagay mo mangyayari? Tiniyak kong malinis ang trabaho ko, Congressman. Ni sila. Hindi nila alam kung sino nagbayad sa kanila para iligpit ang mga Llanes. Mali pa rin, Brando. Bakit? Hindi ba isipin ng mga kalabang ko na ako pa rin ang kumuha sa mga taong yun? Palalagpasin kita ngayon, Brando. Pero sa susunod, huwag kang kikilos nang hindi ko nalalaman!
Minabuti kong pagharapin kayo para matigil na ang hindi ninyo pagkakaunawaan na nauuwi sa walang silbing patayan. Alam mo, Colonel, sa panig ko naman, wala akong balak bumanti sa nangyari sa anak ko. Maghihintay na lang ako sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi ko maiwasan mag-isip na may kinalaman ka sa pagkamatay ng aking anak na si Jeffrey at sa pamangkin ni Konseyal Agustin. Tapos na ang kaso, naghahabol ka pa. At kayo lang ang may motibo para gumawa ng krimen na yon. Kahit pagsigawan niyo sa buong mundo na may kinalaman ako sa sinasabi niyong krimen, wala pa rin maniniwala sa inyo. Tahimik akong tao, Konseyal Agustin. At hindi ako katulad niyo ni Congressman na may inaalagang mga guns at private army. Teka muna, Mr. Llanes. Parang pinapalabas mong may kinalaman kami sa mga nagtangka sa buhay mo nung nakarang gabi. At kung sakaling sabihin kong oo, aaminin mo ba, Congressman? Colonel, sinabi ko na sa inyong useless itong pagharapin niyo kami ni Mr. Llanes. Nababastos lang ang pagkatao ko rito. Kung sa palagay ninyo, hindi maaayos ang problema sa ngayon, isa lang dapat ang tanda ninyo. Walang kinikilingan ng batas. Maging sino man kayo. Rodel, nakakuha ko na nga pala yung may-ari ng plate number na pinakukuha mo sa akin sa LTO. Ha? Oo, nakuha ko na. Mabuti naman at nagtiwala sa'yo. Eh, siyempre, ginamit ko influensya natin dun eh. At siya nga pala. Oh, eto pangalan niya oh. Leslie Dison. Kinuha ko na pati address. Leslie Dison. Meet, tatanong lang sana namin kung merong Mrs. Urbano na ka-check-in. I'm sorry, ma'am, pero hindi po kami pwede maglabas ng ganyang klaseng information na ito. Confidential po yan eh. Gusto niyo itatawag ko na lang. Ay, hindi kasi close friend. Nakalimutan nga pala ako sa kotse. Sandali. Masyado talaga ako nagiging makalimutin. Ay! Hoy! Kung gumagawa ka ng skandalo, para mapansin ka, tumahimik ka na. Barilto na ako. Sandali. Ano ka ba? Hindi ka ba tatahimik? Kakalimutin ko. Diyos ko, Diyos ko. Ano ba problema? Tawa ka na tawa. Ay, kasi tagal mo yung nakatutok dyan sa likod ko. Nandiyan kasi yung kiliti ko eh. Ha? 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 Rika! Saan ang kwarto mo, ha? Dun. Rika! Oo. Negative sa'yo na. Tago mo kung gusto mo, sunugin mo kung anong gusto mo, bahala ka. Para wala ka na masabing may masama akong intensyon sa'yo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasagot mga tanong ko. Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Bakit mo kami kinuna ng litrato? Saan mo gagamitin yon? Aminin ko na sa'yo. Bilang freelance photographer na nakita ng krimen, naisip kong gawing ebidensya yun. Bibigay ko sa mga pulis para mapabilis yung paglutas ng kaso. Pero nung malaman ko kung anong klase mga tao yung pinatay mo, kinalimutan ko na lahat ng plano ko. Ikaw, anong dahilan mo para patayin sila? Kung pababayaan ko silang mabuhay, sila magiging salot ng lipunan. At paulit-ulit nilang gagawin ang ginawa nila kay Rosemary Llanes. Sino ka ba? Pulis ka? Hindi. Kung hindi ka pulis, siguro vigilante ka. Alam mo,
Marami ka masyadong tinatanong eh. Ito lang ang kailangan ko. Salamat. Ay, sandali. Hindi mo pa sinasabi sa akin yung pangalan mo. Guwapo ka sana eh. Kaya lang, suplado ka! Huh? Antipati ko! Lianing! Oh, halika na. Layo naman ho nitong pinuntahan natin. Ibalik niyo na lang po kaya ako. Baka hinahanap na po ako ng nanay ko sa amin. Sandali lang tayo rito. Ayaw mo? Baka pakiuhin pa ni konselyang sa pagkita mo. Baka bayaran pa ng doble yan. Anong doble? Baka triplihin pa yan. Di ba matagal ka ng suki ni konsyal? Halika na. Halika na. Bakit kailangan ako pa magsabit ng sampagita sa altar niya? Bagong bili niya kasi itong rest house na to. May pamahiin si konsehal na ang unang magsasabit ng bulaklak sa altar niya ay isang babaeng birhen na wala pang malay, nakatulad mo. Konsyal! Bukas yan! Konsyal, eto na siya. Pasok, iha! Pasok! San ko ba ito ilalagay? Ah, dyan sa altar, iha. Pakisabit mo na lang, ha? Sige na. Anong ginagawa niyo dyan? Eh, nagdadasal, iha. Anong nagdadasal? Eh, binabastos niya na po ako. Uwi na nga ako. Sandali na! Pare, sumisigaw na. Naku, swerte naman yung boss. Pare, ari na. Pare, nakalimutan ko yung sigarilyo sa taas eh. Diyan muna kayo, ha? Nakalimutan. Gumigimik ka lang eh. Elis, mahihirapan mo na naman si Maria mamaya, ha? Maawala ko yung sakit! Saan ka pupunta, ha? Ano gagawin mo? Relax ka lang dyan. Sigaw ni Boss niya. Sa kwarto ni Boss. Punta natin. Halika na.
Kasi nga, Edwin, kung talaga magaling ka, anong tawag sa eagle na yan? White-billed sea eagle. Kalinga! Sino nagturo sa'yo niyan? Yan po kasi yung tinuturo sa amin sa school. Very good. Halika, doon na muna tayo. Mas maraming hype doon. Mamaya na muna, Dad. Pagod na ako, eh. Naku, ikaw talaga, oh. O sige, dito ka muna, ha. Bibili ng soft drinks. Oo, oh, Daddy. Nauuhon, Daddy mo. Huwag alis dyan, ha. Ma'am, ba't niyo po kinukunan na rin sato yung eagle? Wala. Type ko kasi, eh. Mahil kasi ako sa mga hayop, eh. Ikaw, gusto mo kunan kita? Hindi naman po ako hayop, eh. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, eh. Ang cute-cute mo nga, eh. Ang ibig kong sabihin, kukunan kita tapos gagawin natin background yung mga hayop. Wala po akong pambayad. Hindi naman ako magpapabayad, eh. Parang souvenir na lang. Okay? Sige, ka. Ayan, pose ka dyan, ha. Sabili. Smile! Okay. Ayan. Thank you po, ma'am. Tsaka pala, ano bang pangalan mo? Edwin po. Ako nga pala si Leslie. Ma'am, pwede hong mag-request? Oo. Oh. Pwede pong picture niyo aming dalawa ng daddy ko? Kahit kasama pa ang mami mo, okay lang. Wala na ho ang mami ko. Iwalay na sila. Ganun ba? Sorry, ah. Edwin, soft things mo. Daddy, daddy, kukunan daw tayo ng litrato ni Ma'am Leslie. Small world. Talagang malita mundo. Hanggang dito, sinusundan mo ako? Ma'am Leslie, magkakilala pala kayo ng daddy ko. Hindi pa pero nagkita na kami. Tayo lang yan sabihin sa akin yung pangalan niya. Rodel po! Ah, Rodel. Bakit ba gustong-gusto mo malaman ang pangalan ko? Ano bang kailangan mo sa akin? Wala namang masama dun eh. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Iyakin nyo lang ang bawat galaw nyo. Ibang klaseng kalaban ng Rodel na to. Major, kahit na anong tigas ng bakal, natutunaw din. Wala pa naman ako sablay sa'yo. Noon yun. Pero itong mga bata mo ngayon, nakakasiguro ka bang hindi sila mabubulil yaso? Baka naman para mga manok na piyukin na matanganan lang sa leg. Lahat ng tono ng kanta kakantahin. Major, matitindi itong mga ito. Isasanla ko, kaluluwa ko, pati buhay ng pamilya ko. Kung hindi mabure yan, Rodel, na sinasabi mo. Gusto ko lang maging malinaw ang usapan natin. Alam mo naman, sa lahat ng ayoko, ang masabit ako. O ano? Tapos ka na ba sa homework mo? Tapos na, Daddy! O sige na, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Oh, anong iniisip mo? Si Tita Leslie, di ba ang ganda niya, Daddy? Naku, kanino ko ba talaga nagmana, ha? Kay bata-bata mo pa. Bakit? Marunong ko ba tumingin na maganda? Bakit ikaw, Daddy? Hindi ka ba nagagandaan sa kanya? Pwede na. Sana nga, Daddy, magkita ulit kami ni Tita Leslie. Di ba sabi niya, papakitin sa atin litrato sa Linggo. Pangako niya yun. Eh di may kita natin siya. Ah, sana, Daddy, ligawan mo si Tita Leslie. Hindi tayo bra doon. Nalaga yun. Tsaka isa pa, enak na ako. Pwedeng pwede naman, Dad. Gusto mo tulungan kita? Hoy, tumigil ka nga. Teka. Paano mo matutulungan? Inihahanda na ng Committee on Ethics ang mga bagay-bagay na dapat linawin tungkol sa mga illegal activities and corrupt practices ni Congressman Soler. At kapag nakumpleto na ebidensya, ipatatawag siya para patunayan ang mga ito. Senador, pwede humang bigyan niyo kami ng detalye sa mga illegal activities na ito? Marami kaming info tungkol dito. Ang manufacture ng pinagbabawal na gamot, wetting, white slavery, bukod sa illegal logging activities
sa kanyang nasasakupang probinsya. May gun running para si Congressman. Tulad ng nangyari kamakailan lamang. Nasamsam ang pinakamalaking pagpupuslit ng baril. May bali-balitang notorious daw si Congressman Soler. Wala ba kayong death threats na natatanggap, Senator Bugalyon? Mahirap paniwalaan ang mga bali-balita. Dapat kongkretong iharap sa batas ang mga ito. Tungkol naman sa pananakot sa buhay ko, sanay na ako. Clerk pa lang ako sa gobyerno noon. Meron na yon. Kung ganun pala, Senador, sa ngayon, nag-iipon pa lang kayo ng ebidensya labang kay Congressman Soler? Congressman Soler, ayon kay Senator Bugalyon, nag-iipon na lamang siya ng mga ebidensya laban sa inyo. Ano ang comment nyo doon? Eh kung yan si Senador Bugalyon, nag-iipon pa lamang ng ebidensya laban sa akin, ako hawak ko na. At total, nandito na rin lamang kayo. Kukunin ko lang sandali. Para mayantad na kung sinong korap sa amin dalawa. Kung sino nagpapayaman sa pwesto. At kung sino ang may hidden wealth. Baka naman sabihin nyo, gumagawa lamang ako ng storya. Sandali lamang mga kaibigan. May kukunin lang ako. Ano daw yun? Kukunin niya tayo. Okay na. Ang nagaganap na hidwaan sa pagitan ni Congressman Soler at Senador Bugalyon ay higit pang lumalala. Lalo pa nga't iharap ni Congressman Soler ang mga ebidensya na nagpapatunay na higit natiwali ang senador. Rick De La Cruz, nag-uulat. Ano ba, Di? Dispatchahin mo na yung mga press people. May lakad pa tayo eh. Matagal mo ng pangako sa akin yan. Sandali lang ito, babes. Sasamantalain ko ang pagkakataon nito para mapahiya na lintik na Bugalyo na yun. Sandali lang! Istorbo naman ang mga press people na yan, oh. Wrong timing. Pasensya ka na, babes. Talagang ganyan ang buhay ng politiko. Ngayon. Mga papeles ito na magdidiin si senador na yun tungkol ito sa kanyang hidden wealth. Okay ba? O sige, babes. Tatapusin ko lang itong pagkikipag-usap sa kanila. O sige, pero balik ka agad. Oo. Okay. Ha? Butonis mo muna yung polo mo para pogi. Sige. Bubutonis na. Ayan. Sige na, Daddy. Kumato ka na. Ha? Oh, Rafi. Bakit lambot na lambot ka? Ang gusto ko lang pagigas. Sa ibang araw lang tayo bumalik. May bisita yata eh. Pakinggan mo. Wala naman, Dada. Baka TV lang yung naririnig mo. Umiga ka na nga, dito na nga lang ako sa ibang. May kasama sa loob. Baka naging yung boyfriend. Ikaw talaga, Dad. Ang lakas na nervyos mo. Ako na nga. Ay, Crudel. Edwin, kayo palali ka. Pasok kayo. Ika. Patay. Hi! Ha? Bakit? Nakaka-istorbo yata kami. Ano ba nakaka-istorbo? May photo session lang kami sa loob. Sige na, patapos na yun. Tuloy kayo. Halika na, Daddy! Sara ko lang pinto. Upo muna kayo. Tatapusin ko na lang to. 3 shots na lang eh, ha? Sige. Excuse me. Okay, Rafi. Are you ready? Pampos. Daddy, ang laki na katawan. Macho-macho. Huwag ka na may ngayon. Puan na lang dyan. Thanks, Rafi. Tapos na. Pwede ka na mag-BS. Ay, sandali. Papakilala kita sa mga kaibigan ko. Rafi, si Rodel, kaibigan ko. Rodel, this is Rafi. Pare, kamusta? Oh,
Sister, ang gwapo-gwapo ng boyfriend mo. Ngayon mo lang pinakilala sa akin, yes? Tumigil ka na sa kakalimbong mo, ha? Pumasok ka na rin at magbihis ka na. Bye, Papa. Ma'am Leslie, ba't niyo siya kinukunan ng litato? Kasi merong contest ang Photographers Association of the Philippines. Ang theme nila, The Body. Bala kong sumali, kaya kinukunan ko siya. Tsaka nga pala, Ma'am Leslie, may bibigay siya si Daddy. Daddy, Daddy, ibigay mo na yung roses mo kay Ma'am Leslie. Ha? Eh, wala kasi kami naisip na pasalubong, kaya... Eh, para sa'yo, roses. Thank you. Story ng buhay mo, no? Kaya pala ganyan ang ugali mo nung una tayo magkita. Anong ganun? Ang sungit-sungit mo, ang suplado mo, tsaka ang tipati ko pa yung dating mo. Woman hater ka pala. Di naman siguro. Kaya lang hanggang maaari, umiiwas ako. Saan? Sa mga babae? Pwedeng ganun na nga. Kaya lang natatakot na ako. Baka maulit yung nangyari sa akin. Paano naman si Edwin? Papabayaan mo na lang ba siyang lumaking hindi man lang nakakatikim ng pag-aaruga ng isang ina? Iniisip ko rin yun eh. Kaya lang sa kalagayan ko, baka wala nang tumanggap sa akin. Eh bakit naman wala eh? Ang dami-daming babae dito sa mundo. Ba't di mo nalang subukan pumili? Eh, meron na nga eh. At gustong-gusto ni Edwin. Kaya lang medyo kinikilatis ko pa kung makakapasa ako. Pwede yun. Ako, kung gusto mo, tutulungan pa kita. Alam mo, dyan ako magaling eh. Yung kumilatis ng karakter na isang tao. Eh, kung sabihin ko sa'yo, ikaw yung babaeng tinutukoy ko. Tatanggapin mo bang maging pangalawang mami ni Edwin? Nakakabigla naman yung mga sinasabi mo. At saka nakakasiguro ka bang ako talaga yung babaeng hinahanap mo? Magaling kumilatis ang tao si Edwin. At ikaw ang gusto niyang pumalit sa mami niya. Hinahanap ka na ng daddy mo at mami mo. Salamat po. Oo. Alis na po ko. Eh, si Edwin naman pala may gusto sa akin eh. Iintayin ko na lang yung paglaki niya at kami nila magpapakasal. Pasakali lang sinabi ko sa'yo. Pero ang totoo, tumitsyempo lang ako para sabihin sa'yong mahal kita. Rangka akong tao, Rodel, kaya hindi niya ako magpapakitog pa. Kung talagang seryoso ka at siyak na sa loob mo na ako yung babaeng hinahanap mo, oo na rin ay sasagot ko sa'yo. Baka makawala ka pa kasi. Bira ka naman, oh. Wrong timing ka naman, eh. Paano? Nagugutom na ako. Ibili mo naman kami na sandwich ni Tita Leslie. Gutom ka rin ba? Oo, nagugutom na ako, eh. Sige na nga. Diyan lang kayo, ha? Sige. Ikaw talaga. Saan ka ba galing, ha? Doon sa driver ng barko. Ang hirap palang i-drive nito, Tita Leslie. Talagang mahirap i-drive to. Ang laki-laki nito, eh. Ka nga. Thank you.
boat! Patrol boat! We need assistance! Rodel! Rodel, ano ba nangyari? Huwag ka na magtanong. Halika na! Halika na! Diyan na kayo! Maraming salamat. Wala akong anuman. Sige, sir. Wala na tayong problema. Oh, paano? Mauna na ako. May aasikasuhin pa akong kaso sa Makati. Maraming salamat, oh. Oh, iingat ka. Rodel, ano ba nangyari? Wala. Nagbigay lang ng statement. Halika na. Kumusta ka na, Edwin? Sumama ka sa akin para magkita naman kayo ng mami mo. Sandali lang tayo. Kukunin mo lang yung bike na binili ng mami mo para sa'yo. Imported yun. Kumpletong accessories. May ilaw, pinakabitan pa ng radyo. Ano, hindi ba okay? Tama ka na. Halika na. Huwag mong galitin si Edwin, Major. Huwag mo siyang silawin ng kung ano nung bagay. Kahit bata yan, marunong siya kumilala ng prinsipyo. Rodel, masyado mo yata pinipersonal ang mga sitwasyon. Masyado ka kasing garapal. Wala kang pinipiling oras o lugar. Parang gusto mo sabihin sa mga tao rito na inaswang mo asawa ko. Masama ang pilantik ng dila mo, Rodel. Baka gusto mong ako mismo bumitbit sa'yo para hindi ka na makalabas dito. Igawa mo muna ako ng kaso para may katwirang ka. Tsaka isa pa, hindi naman dito destino mo ah. Nagpunta ka pa rito para siguruhin ko nang nangyari sa akin. Damn you. You talk nonsense. Baka nakakalimutan mo kung sino karap mo. Hinding-hindi. Kilalang kilala kita, Major. Isa kang respetado at may dignidad na opisyal. Siguro nga maling hinala ako sa'yo. At sana, hindi mo binabawi ang pagka-opisyal mo para maging ehemplo ka ng kapwa mo, pulis. Halika na, Edwin. Mukhang nakakatulog na si Rodel, Major. Dito, ha? Sige. Bye! Sige. Kailangan malaman ito kaagad ni Congressman. Tara na! Congressman. Sinong pumasok sa kwarto ko nung wala ako dito? Dumating ho si Kati kanina. Matagal naghintay sa loob. Nainip po siguro kaya umalis. Bakit ho, Congressman? Ano ba problema? May nagbukas ng safe ko. Nawawala mga importante kong mga dokumento. Pati mga blueprints. Congressman. Nanggaling ako sa apartment ni Kati. Nagkikita pala sila ni Rodel doon. Congressman,
Hindi kaya may relasyon silang dalawa? Kernel, eto ho'y mga dokumento na mga illegal na negosyo ni Congressman Soler. Kasama ho dyan yung Blue Book na nagpapatunay kung sino mga taong pinapasahod at ang bibigay proteksyon sa kanyang mga negosyo. Good work. Ngayong may hawak na tayong ebidensya laban sa kanya, pwede na ako mag-request ng warrant of arrest para huliin siya. Siya nga pala, yung sinasabi mong asset, makakailanganin natin siya sa sosgado pag nabuksan ang kaso. Asan siya? Nandun siya sa inupahan niyang kondominium. That's your big mistake. Her life is in danger. Hindi mo siya dapat iniwan. Kailangan ipasok natin siya sa witness protection program para makasiguro tayo sa kanyang kaligtasan. Ang kabiyak ng perlas ng singsing na ito ay nakuha ko sa tabi ng pot. Kaya nasisiguro kung ikaw ang nagbukas nun. Huling tanong na ito, Kathy. Nasa na mga dokumento? Di, wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. At paano ko bubuksan yung vault? Ni hindi ko nga alam ang kombinasyon nun. Sinungaling! Wala akong alam. Yung ginawa mong pagpendeho sa akin, pwede kong palagpasin. Ibalik mo lang sa akin ang mga nawawala akong papeles. Congressman, hindi kayo binigay ng babae niyang kay Rudel ang hinahanap natin mga papeles. Di, huwag kang maniwala sa mga sinasabi ni Brando. Galit lang siya kay Rudel, kaya kung ano-ano sinusumbong na sa'yo. Hindi naman ako naniniwala sa kanya. Tignan mo tuloy. Nasaktan kita. Ligas kasi ng ulo mo eh. Kaya mabuti pa, ibalik mo na sa akin yung hinahanap ko. Di, wala talaga akong alam. Aanin kong mga dokumento. Di, wala nga akong nalalaman doon. Wala ka talaga nalalaman? O sige, sumama ka na lang sa akin. Liga na. Bakit di? Saan mo ko dadalhin? Ikaw mag-alala. Rati-rati, hindi ka naman natatakot sa akin. Kahit saan kita isama, hindi ka nagre-reklamo. Babes, hali ka na. Sumama ka na sa akin. Di, baka saktan mo na naman ako eh. Hindi, hindi kita sasaktan. Hali ka na. Hali ka na, babes. Itong pinakatira dito? Sino? Si Miss Montes? Oo. Kaalis lang ho. May mga kasamang lalaki. Para nga ho nagpipilitan sila eh. Baka abutan niyo pa ho sa basement parking. Salamat ha. Kathy, masikit na tayo dito sa sasakyan ko. Doon ka nalang sa kanila sumakay. Thank you.
Ay, parang awa mo na sa akin. Ruben! Victor! Huwag ka mag-alala. Lahat sa mabuting kamay ka. Ibabahin niyo Pare, ako. Sabi lang sa'yo. Alam ko na yon. Alam ko na iniisip mo, pare. Isa lang naman takot ang utak natin eh. Di ba, Hector? Approve! Galing ka! Galing ito! Galing! Halika! Tayo! Abulin natin ang katakbo! Major, si Brando to. Oh, Brando, ano problema? May utos si Congressman. Gamitin mo raw lahat ng koneksyon mo para malaman ang pagkatao ni Rodel kung ito'y otoridad o pakawala ng sino man. Anong ginagawa sa habit ng Rodel na yan? Mahinala si Congressman na nasa kanya ang mga nawawalang dokumento. At pag hindi tayo kumilos kaagad, sabit lahat. At tsak, kasama ka ron. Matagal ko na sinabihan si Congressman na huwag magtitiwala sa Rodel na yan. Eh kung nakinig lang ba siya sa akin, hindi na sana umabot sa ganitong sitwasyon. Hindi pa noon nasisihan ngayon, Major. Gawin mo ang pinagagawa sa'yo at bigyan mo kami kagad ng feedback habang hinahanda namin ang plano para sa hayop na yon. Brando, hindi na siya dapat pagplanuhan. Ipatumba niyo na kagad ang Rodel na yan. Kaya lang, siguruhin niyo ang taong itutokan niyo sa kanya. Dahil matindi rin sa labanan ang hayop na Rodel na yan. Kami nang bahala ron. Ang asikasuhin mo, yung pinagagawa sa'yo. O, sige. Rodel, may tumawag sa bahay kanina. Brando ang pangalan. Sa pag-uusap nila ng asawa ko, narinig kong binanggit ang pangalan mo.
Hindi ko alam kung bakit o kung ano yun. Pero nang marinig ko ang pangalan mo, kinabahan ako. Kinutuban ako na baka may panganib na mangyayari. Rodel, natatakot ako. Natatakot ako baka madamay pati ang anak natin. Walang kasalanan si Edwin para damay nila. At lalong wala akong alam na kaaway. Hindi ba ang asawa major ng pulis? Anong dahilan nila para pag-isipan ako ng masama? Hindi ko alam, Rodel. Pero Rodel, kung talagang mahal mo ang anak natin, siguraduhin mo ang kanyang kaligtasan. Rodel, tulog na si Edwin. Siguro naman pwede mo nang sabihin sa akin kung sino yung mga taong gustong pumatay sa'yo. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Dinala ko dito si Edwin para masiguro ang kanyang kaligtasan. Ayoko siya madamay sa maaaring mangyari sa'kin. Nakakatakot naman yung mga sinasabi mo, Rodel. Bakit di mo nalang ilapit sa otoridad para matulungan ka? Pangsamantala lang to, Leslie. Sisiguruhin ko kung sino talaga makaaway ko. Bakit, Rodel? Sino sila? Sila Brando. Mga tauhan ni Congressman Soler. Kailangan makalis kami rito. Dito pumasok yung magamay. Kaya niradyo ko kagad sa'yo. Sigurado ka? Oo. Oh. Edwin, gising na. Bakit, Daddy? Kailan makalis tayo rito? Rodel, paano ka nila nasundan dito? Hindi ko alam. Halika na, Edwin. Huwag na kayo dyan dumaan. Doon na lang. Halika, bilis! Sino kayo? Anong kailangan nyo rito? Si Rodel, nasaan? Wala ako, Rodel, dito. Nag-iisa lang ako. Oh, wala. Sige, hanapin nyo! Dito. Hindi mo kilala, ha? Eh, sino to? Ayun! Dito ko na magtako. Babalikan kita. Gaano kahalaga sa akin ang mga dokumentong yun? Kasing halaga ng buhay ko. At kahit na pumatay ako ng tao, ay gagawin ko
Mabalik lang sa akin ang mga dokumento. Huwag mo akong takutin, Congressman. Alam ko namang sanay na sanay ka pumatay ng tao, walang kalaban-laban sa'yo. Talagang matapang ka, Rodel. Tignan natin kung hanggang saan yan tapang mo. Manny! Sir! Dali mo ito sa kinaroroonan ng anak ni Rodel. At yung kasama niyang babae. Dali! Yes, sir. Patay ka sa akin ngayon, Rodel! Huwag! Ikaw talaga, Brando. Utak, bilis ka talaga. Sino pa magbabalik sa akin ng mga papeles kung papatay mo si Rodel? Kayong tatlo, samahan si Rodel para mabalik sa akin ng mga dokumento. Paano mo natiyak na susunod ako sa'yo? At asisiguro bang nasa akin ang hinahanap mo? Sa isang oras, Rodel, puputok ang bomba. Kaya huwag mo sayangin ang oras sa pagsisinungaling mo. Magmadali ka, Rodel. Dali dyan! Kumusta na, Rodel? Ngayon lumabas ng tunay mong kulay, Major. May gusto ko sabihin sa'yo. Yan tsapa mo. Alisin mo sa tapat ng sikmura mo. Lalo ka nagbumukhang asong timawa. Mama. Ano ba yan? Wala naman. Bomba lang. Bomba. Mama, ba't niyo kami nilagyan ng bomba? Ano ba kasalanan namin? Mama! Naniniguro lang ako, Rodel. Bilisan mo na, pare. Para makuha na natin ang dokumento. Buhat kamatayan ang hinahabol ko. Tulungan niyo makalis dito. Panginoon, hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Pakiramdam ko naging kasangkapan pa ako upang masangkot ngayon sa panganib ang aking pinakamamahal na anak. At ang kanyang ama, hinihiling ko po ang kanilang kaligtasan. Sana'y pakinggan niyo po ang aking kahilingan, Panginoon. Dalawang minuto na lang natitira, Congressman. Ano eh? Wala pa ba? Wala pa, Congressman! Kong, paano kung hindi sumunod sa utos mo si Rodel? Di patay ang kanyang anak at ang kasama niyang babae. Ang problema, saan napunta yung mga dokumento? At saan natin hahanapin yun? Tita Leslie, pag kinatatakot dyan! Yan, liit-liit niyan. Pusko, tumigil ka na nga dyan. Magdasal ka na lang dahil mamamatay na tayo. Congressman, isang minuto na lang. Mag-iisang oras na. Sasabog na ang bomba.
Bilisan mo, bilis! Talaga mo na kami, Rodel. Bilisan mo! Rodel, bilisan mo! Baka pumutok na yan eh, Rodel, bilis! Bilis! Sige, sige! Tignan nyo! Sasabog niyan! Magsikalat kayo! Don! Takbo! Salon! Pasok na! Dito kayo! Dali! Dito lang kayo. Huwag kayong alis. Babalik ako. Rodel, mag-iingat ka. Dahil kung hindi, yung sinasabong kamandag ko, papatay sa'yo!